Sa verse 16, dito ko po gustong silipin po ninyo yung devotion ng triyang Hebrews to the King of Kings. Ang sabi ng verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Kumbaga, kung paparusahan, hindi namin alintana yan, hindi namin poproblemahin yan. Sabi niya sa verse 17, If it be so, our God whom we serve, yung Diyos na pinaglilingkuran namin, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. So mga kapatid, kung titingnan po ninyo, isang napakagandang kaisipan na dapat taglay nating mga Kristiyano na kapag tayo po ay maninindigan sa Diyos, kinakailangan panghawakan po natin o pinangahawakan natin yung Diyos na ating pinaninindigan. Diba? Ang sabi po niya, kung sakali man, sige po, sinasabi nyo, pag nagpatira pa kami, kapag kami, diba? Matinding pressure and persecution ito eh. Pero sabi niya, sige, ha? Hindi namin po problemahin yan. Yung sinabi mo, alam nyo kung bakit? Hindi kami nababahala dyan. We are not careful. Ha? Hindi kami dapat sumagot sa iyo sa bagay na yan. O King, why? Sapagkat ang sabi niya, kung mangyayari yan, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. How about you tonight? In all pressures, diba? In all the attacks of the devil in your life, yung mga threat, ha? Yan po ba'y babago ng ating paninindigan? So kaya gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano naging deboto ito pong triyang Hebrews na ito. At sa mga naririnig nating gumagamit ng salitang deboto, ito po ang para sa akin po ay tamang paggamit ng debosyon. Ito yung tamang pagiging deboto. Na deboto hindi sa relihiyon, deboto hindi sa organisasyon, deboto hindi sa tao, deboto sa Diyos. Yan po ang ipinapakita dito sa ating mensahe. Our God whom we serve, okay? Whom we worship, that is the idea. Yung kinikilala naming Diyos, yung pinaglilingkuran naming Diyos, yung Diyos na dapat siya lang ang sinasamba, able siya to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Pero dito po medyo may sumilip ng negatibo eh. Na kung konfidente na sila, na kung tiyak na sila, bakit pagdating wika sa verse number 18, but if not, ba parang may duda. Parang medyo ang tapang-tapang sa 17 tapos biglang magsasalita sa 18. Pero kung hindi, di ba? Mga minamahal, para sa akin po, if you will put understanding on the statement, hindi ko nakita rito yung even a little shadow of doubt. Kasi yung pong malinaw, yung clear and confident statement of the triyang Hebrews in verse number 17, for me, lalo pa po itong na-emphasize doon po sa kakumpletuhan ng pagpapahayag sa verse number 18. Ano po ang sabi sa pagpapahayag sa verse number 18? But if not, ang sabi niya, able ang Diyos. Ililigtas kami ng Diyos, pero para lang po maidiin niya doon po sa King kung gaano sila kadiboto, kung gaano sila kaloyal sa Diyos na buhay, sa Diyos na tunay. Sabi niya, kahit hindi kami iligtas dyan, di ba? Kung hindi kami ililigtas dyan, datapwat kung hindi, ayan, anong sabi niya? Be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. Another beautiful lesson na po pwede nating matutunan dito. Na alam nyo po, mga minamahal, kung magiging deboto ka, sa Diyos ka maging deboto. At kung talagang pinangahawakan mo ang Diyos, makita sa buhay po natin na hindi tayo dapat nagpapayanig sa pressure sa buhay na ito. Diba? Kumbaga, kung may roaring lion, eto po, yung King, na talagang may galit at matinding pagkainis, mga minamahal. Matindi po ang masasabi po nating naging galit ng King sa hindi po naging pagsamba nito pong triyang Hebrews. But listen,
kung gaano katindi ang galit ng king, kung gaano katindi ang parusang ibibigay sa kanila, ganun naman lalong kalalim at higit pa nga ang lalim ng kanilang pahayag ng debosyon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Saan yung makikita yung doubt? Doon sa but if not? No! Kung uunawain nyo po, hindi po doubt ang nakita ko doon. Ang nakita ko doon yung lalim ng debosyon nila, na ang gusto nilang i-point out, kahit anong gawin sa kanila, no matter what, they will stand still for God. They will still stand for God. Yan po ang ipinapakita nila. Wow! Pagka ang Kristyanismo, ganito po, mga kapatid. Eh wala eh. Ang maraming Kristiyano ngayon eh, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo kung pagpapalain mo ako. Kumbaga, Diyos pa ang binibigyan ng kondisyon. Panginoon, pagka ibinigay mo na sa akin yung hinihingi ko, di ba? Sige, maglilingkod na ako sa iyo. Mga walang kakwenta-kwenta, yung ganyang pahayag, sapagkat yan po yung mga pahayag na wala kang tibay na maaasahan. Sapagkat ang dapat, mga kapatid, kung debosyon ang pag-uusapan, anuman ang mangyari, anuman ang maging sitwasyon, anuman ang atake, anuman ang persecution, anuman ang pressure, anuman ang maging halaga nito, basta ikaw yayakap at yayakap sa Diyos at sa Diyos lamang, sapagkat ang iyong debosyon, ang iyong loyalty ay sa Panginoon. Gaano karami kaya ang Kristiyanong ganito? May mga nalalaman tayong sitwasyon. O bakit wala si kapatid ngayon? May pinagdadaanan po eh. Diba? May problema po eh. Yung iba nga, tampo lang eh. Napatigil na kaagad ng Diablo eh. Yung iba po, diba? Dumarating doon sa punto na hindi lang po nasagot kaagad yung panalangin. Nagtampo na sa Diyos. At sinasabi ko sa inyo lagi, ako'y kinikilabutan sa mga nagsasabing Kristiyano, tapos ang gaang-gaang nilang sinasabing, may tampo ko kay Lord. Ha, para sa akin, magsisi ka na. Hindi po magandang makagawian natin yan, yung may tampo ka kay Lord.